mahirap kasi doon sa summer eh. Tapos meron din ako sakit. Tapos ito nga, sama ko meron din sakit dito siya sa erin niya. May sakit din po. Oo, meron siya, kapatid na sundalo, hindi naman tumutulong sa kanya eh. Pinag-ano lang siya, pinipintasan lang siya, sinasabihan ako, hindi rin ako nagkukupra. Opo. Dapat niya sabi, matumulong siya, pero ano ginagawa niya, nilalait pa yung kapatid niya, kahit tutulungan sana siya. Opo. Nilalait niya. Tapos meron din siya kapatid na abroad, hindi rin tumutulong sa kanya. Pag naghingi kami ng pambili bigas, wala. Hindi nag-reply sa cellphone. Opo. Yung nasabi ko, magdadasal na lang kami lagi. So mga idol, welcome back sa aking YouTube channel. Ako pala si Buksi. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. And click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong video. Mga ka-idol, may nagpaabot sa akin ng isang mensahe. Meron daw siya nakitang mag-anak o pamilya na naninirahan sa tabi ng ilog na nangangailangan ng tulong. Ilang araw na daw silang hindi kumakain at kanya nga po na ilang araw na hindi nakakainom ng gatas. Yung padre di pamilya may iniinda daw sakit. Kaya ngayon mga ka-idol, aalamin natin ang kanilang buhay at sitwasyon at bibigyan natin ng tulong ng abot ng ating makakaya. Tara mga ka-idol, samahan niyo ako. Bago lahat, intro muna tayo. Mga ka-idol, papunta na tayo ngayon dun sa tinurong lugar kung saan nakatira yung mag-anak, pamilya na nakatira sa tabi ng ilog. Kasalukuyan mga ka-idol, papunta na tayo ngayon. Napakalayo at liblib na lugar. Hindi mo iisipin na may nakatira dito mga ka-idol, walang katao-tao. Ngayon, kasalukuyan mga ka-idol, papunta tayo. Isang oras na ako nagbabiyahe, naligaw pa ako kanina mga ka-idol. Pinasukan ko yung isang kanto, hindi naman pala yun. Sana dito na nga nakatira yung mag-anak. Update ko na lang kayo mga ka-idol pag nandun na tayo. A few moments later. Idol, nandito na tayo ngayon. Tingnan nyo naman po mga ka-idol, napakaliblib po. Dito sila nakatira mga ka-idol. Sa ilalim po ng ilog mga ka-idol. Ayun po yung tinitiran nila mga ka-idol. Tara po, puntahan natin mga ka-idol. Ito po mga ka-idol, pababaat po tayo ngayon. Napakatarik po. Napakatarik. Ang gamit po nila, agdanan. Hello po, magandang hapon po. Bababa pa po tayo. Ang taas po ng daanan nila pabunta dito sa baba mga ka-idol. Nandito na po tayo. Magandang hapon po kuya, ate. Dito po kayo nakatira? Dito kayo nakatira po. Dito sa Sumpanga. Anong pangalan niyo ate? Christina po. Christina? Christina Sibal. Sibal. Ilan taon na po kayo? 48 na. 48 po. Hmm. Kayo kuya, anong pangalan niyo kuya? Norlito po. Norlito? Norlito Sibal. Sibal. Anak niyo po sila? Anak ko yan, meron asawa. Ay, asawa na po. Sige po, upo kayo. Dito lang po sa loob. Ito ang pinakabunso namin. Ah, bunso niyo po to? Bunso. Siyam kasi sila eh, tatlo lang yung may mga asawa. Ilan po yung anak niyo? Siyam. Siyam po yung anak niyo? Siyam na po na yan, na po na yan. Ngao. Kasawa na rin siya. Kasawa yung iba nandoon sa Leyte.
Buti po napadpad po kayo dito sa bahay ng Bamban. O kasi nagtatrabaho kami dito kasi mahirap sa Samar. Samar po. Ano po yung trabaho niyo sa Samar? Yung nagkukupra lang siya, tapos yung nagtatrabaho siya sa ano, sa construction to 20 lang isang araw. Tapos po lumawas po kayo dito. Oo, nagtatrabaho dito. Kasalukuyan po ano yung pong hanap buhay niyo ngayon, kuya? Ayun naman, tinulungan kami diyan eh. Ano lang kami to? Nagyabato. Tapos ngayon, wala naman bumibili. Tatlong araw. Minsan, yung nag-ano po kayo ng bato? Tapos binibenta nyo po? Yun ang ano dito namin. Magkano po yung binibenta nyo yun? Pag yung... 20 lang, isang sako. Isang sako? 20 lang. Magkano naman po yung kinikita nyo sa isang... 500. Hindi, yung ipang pag tatlong araw, 500 lang bigay sa amin. Ah, tatlong kasi araw po. Kasi mahirap eh, pag sa landra. Mahirap yun. Mahirap ano, buhay. Pag ipangatlo, saka na magbibigay ng pera. Pag 500 lang. Kinasalan na namin ano, bato. Para noon magkapira. Kinakasya lang tapos yun. Tapos isang sako, 21. Tapos meron sa amin dito na awa, magbibigay ng bigas, tapos ulam. Magbababa dito sila. Galing po kayo ng Lite po? Samar. Samar. Katarmar, Samar. Sa Pantayan o rin Samar. Dito po kayo naniniraan. Oo, oh, dito sa bahay na to. Dito sa loob. Ngayon, mga kababayan, mga ka-idol, lumuwas sila dito upang makahanap ng trabaho. Ngunit sadyang napakahirap ng buhay, kahit na dito, natigil sila sa trabaho. Trabaho kaya kung pwede maging kami tulong, kaunting tulong eh. Opo. Pero ano po ba yung ano niyo, ano kuya? Yung gusto niyo pong ano na kung sakali na yung ano magpagawa kami ng bahay. Makauwi po kayo sa kanya. Sama. Mahirap kasi doon sa Samar. Tapos meron din ako sakit. Tapos ito nga, sama ko meron din sakit dito siya sa Erinya. May sakit din po. Oo, mayroon siya kapatid na sundalo, hindi naman tumutulong sa kanya eh. Pinag-ano lang siya, pinipintasan lang siya. Sinasabihan ako, hindi rin ako nagkukupra. Dapat niya sabi, magtumulong siya. Pero anong ginagawa niya? Nilalait pa yung kapatid niya, kahit tutulungan sana siya. Opo. Nilalait niya. Tapos mayroon din siya kapatid na, pero hindi rin tumutulong sa kanya. Pag naghingi kami ng pambili bigas, wala. Hindi nag-reply sa cellphone. Opo. Sabi ko, magdadasal na lang kami lagi. Paano po yung mga ninyo, mga anak yung naiwan sa... Bibigyan namin dito. Pag nagkakaano kami ng pera, bibigyan namin doon. Papadala namin, tiglimandaan. Kahit na mahirap na po yung buhay nyo. No, nagbibigay pa rin kami kasi lagi na lang ako nagdadasal. Hindi ko ngayon inaasahan talaga na lagi ko yun na dinadasal. Panaginipan ko yun, meron sa amin tutulong. Opo. Oo, naalala ko din yun. Sabi sa akin, huwag ka mag-alala. Meron sa'yo tutulong. Lalaki, sabi ko, ewan ko, di ko alam yun. Sabi niya, maghintay ka lang. Sabi ko, kasi wala ko into sa pagdadasal eh. Kahit ako mayroon niyo, tatrabaho na lang ako. Ano po yung sakit niyo, tay? Yung ano niya dito, yung erin niya dito niya. Tapos ito rito, namamanlit siya. Namamanlit po. Namamanlit. Dahil po sa hirap ng buhay, kahit na po may sakit po kayo, ginagawa niyo pa rin po yung... Ate, kuya, ito ay may bibigay kong tulong sa inyo. Sana kung ano man po yung may bibigay kong tulong sa inyo. Kasiyahan nyo na po sana ito, ate at kuya. Sandali po, ate. Akit lang po ako dun sa taas. Kukunin ko lang po yung may bibigay kong tulong sa inyo. A few moments later. Yes, mga ka-idol, nakuha na natin yung ibibigay natin tulong. Kina ate. Ate, ito po. May bigas po dyan. Maraming salamat talaga, sir. Opo. Tignan niyo po ate, may bigas po dyan, kuya. May noodles po. Maraming salamat talaga. Pagkakataon talaga to. Iyaya naman talaga to sa amin, sa Panginoon. Maraming salamat talaga. Ikaw talaga dito, inuutos sa amin, sa Panginoon. Opo. Makatulong sa amin. Alam ko po, bumili na din po ako, ate, ng mga ay, salamat, libro mga po, mga lapis, tsaka para makapag-aral po sila. Mag-aaral na to eh. Opo. Para kahit papano po, maka... Maraming salamat po. Oh. Salamat talaga, sir. Yan po, may bigas po dyan, ate. May noodles po. Ito, may mga ligo.
Sana pagpalain po kayo sa Panginoon po. Maraming maraming salamat talaga, sir. May mga gatas. Meron na gatas sa apo ko. Ayun, kasi ginatas yun eh. Oo. Bibigyan ka rin ito. Sa sitwasyon nyo ngayon natin, ano po yung dinadala nyo sa Panginoon Diyos? Yung mayroon sa amin mag, ano, tulong. Para matulungan naman kami sa kahirapan namin. Matulungan namin yung asawa ko minsan kasi yung ano niya dito, dinadayin niya, masakit dito eh. Ako, magpagamot, wala naman ako pira eh. Ah, hindi po kayo po nakapagpatingin sa doktor? Hindi pa. Hindi pa. Kasi pinag-test ko lang eh. Mm-hmm. Ilan taon na o ilan buwan na po yung dinadamdam niya? Matagal na yun. Matagal na po. Trabaho lang siya. Nagingi nga siya ng tulong sa kapatid niya, sundalo, sinasabi lang niya, eh naku, arte lang yan, nga, tamad lang daw yan. Ang Panginoon, kung ano mangyari sa buhay ko. Oo. Pinitiis ko lang. Ginaganon siya sa kapatid niya. Kahit ano hindi siya nakaunawa sa kapatid niya. Kukupras ako, magtanim ng palay. Lahat. Magbabuhay lang mga pamilya niya. Opo. Ito po ang binigay ko ng tulong sa inyo. Alam ko po hindi ito pang matagalan. Ngunit sana malaging kasiyahan na po sa inyo na itulong ko sa inyo. Masaya po kami. Malaki na itong tulong sa amin. O baka gusto niyo po manawagan sa pamilya niyo yung anak niyo po sa mga sa probinsya. Si Samar, sa Liti, si Sandra, lagi din siya mag-iingat. Tapos yung sakit niya, gamutin niya doon. May sakit din po yung anak niyo? Yung hindi siya nakakaano ba, yung kasi na ano sa atas siya sa binat sa pag-anak niya. Opo. Eh, tulad niya, yun hindi makapagbiyahe-biyahe. Oo, bawal kasi. Di ba? Nanawagan po kami nga sila, ano, Marvin at Samar, mag-ingat din. Yung anak niyo po, kuya? Nagkukupra din. Tapos na tayo ngayon kumustahin at malaman ng buhay ni Ate Cristina at Kuya Norlito at nabigyan natin ng tulong ng abot ng ating makakaya. Lahat bago matapos ang video na to, gusto ko lang idagdag. Sa magkakapatid, hindi naman natin maiiwasan ng tampuan o hindi pagkakaunawaan o samaan ng loob. Ngunit ganun pa man, kung anuman ang pagkukulang ng iyong kapatid o kamalian, ikaw na mismo ang magpatawad at magpakumbaba. At kung ang iyong kapatid ay nangangailangan ng tulong, bigyan mo ng tulong ng abot ng iyong makakaya. Masarap ang nagbibigay at sino pa ba ang magdadamayan at mag-uunawaan kung hindi kayong magkakapatid. Sana sa video na to mga ka-idol, papulutan natin ng aral at pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Hanggang dito na lang mga ka-idol. Salamat sa panonood and God bless.